Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kapapasok lamang po na balita mula po sa Philippine Daily Inquirer na isinulat ni Jane Bautista, ang ating mga kapatid na guro sa private schools ay humihiling din na itaas ang kanilang entry-level salary. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para magig updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Ang mga guro ng pribadong paaralan ay humihiling ng mas mataas na minimum na sahod. Isang grupo ng mga guro sa pribadong paaralan ang humiling kay Pangulong Marcos na ideklara sa kanyang State of the Nation Address, SONA, noong Lunes ang minimum salary standard para sa kanilang sektor na katumbas ng entry-level pay ng kanilang mga kasama sa pampublikong paaralan. Palagi kaming ginagamit ng gobyerno bilang dahilan para kontrahin ang mga panawagan ng mga guro sa pampublikong paaralan para sa pagtaas ng sahod dahil ito ay maaaring maging sanhi ng pagsara ng maraming pribadong paaralan, sabi ni Jonathan Jeronimo, pangkalahatang kalihim ng Alliance of Concerned Teachers, ACT, mga pribadong paaralan. Pinigyang diin niya na ang solusyon ay, hindi para pagkaitan ng disenteng sweldo ang mga guro sa pampublikong paaralan ngunit itaas ang sweldo ng mga guro sa pribadong paaralan upang maging kapantay ng ating mga kasamahan sa pampublikong sektor. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng grupo, mahigit 6 sa bawat 10 guro sa pribadong paaralan ang tumatanggap ng buwanang sweldo na mas mababa sa 27,000 peso entry-level na sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sinabi ng ACT Private Schools na ang online survey na isinagawa mula 5 ng Hunyo hanggang 30 ng Hunyo ay mayroong 103 guro respondent mula sa 74 na pribadong paaralan sa buong bansa. Batay sa resulta, mas mababa ang buwanang sweldo ng 24.3% ng mga respondent kumpara sa mga manggagawa sa Metro Manila na kumikita ng pang-araw-araw na minimum na sahod na 620 pesos. Mahalagang tandaan na marami sa mga respondents ay hindi na beginning teachers, dahil humigit kumulang 37% sa kanila ay nagtuturo ng 10 taon o higit pa. Ito ay nagpapakita lamang na ang mga entry-level na sweldo sa mga pribadong paaralan ay higit na nakakaawa, sabi ng grupo. Sinabi ni Jeronimo na ang mga guro sa pribadong paaralan ay karapat-dapat na makakuha ng kaparehong sweldo gaya ng kanilang mga katapat sa mga pampublikong paaralan dahil pareho silang gumaganap ng mga tungkulin at gumagawa ng parehong mahalagang kontribusyon sa pagpapaunlad ng kabataan. Sa pinakamatagal na panahon, ang ating mga guro sa pribadong paaralan ay nagtitiis ng ganitong karumaldumal na sitwasyon dahil sa labis na deregulasyon ng sistema ng pribadong paaralan at kawalan ng proteksyon at suporta mula sa gobyerno. Panahon na para sa gobyerno na gumawa ng mga proactive na hakbang para mapabuti ang ating mga kondisyon, aniya. Samantala, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco sa mga mamamahayag na ang Radio Television Malacanang, hindi Presidential Advisor for Creative Communications at Direktor ng Pelikula na si Paul Soriano, ang magdidirekta ng SONA. Dito po nagtatapos ang ating video. Para po sa inyo, ano po ang inyong masasabi sa kahilingan ng mga private teachers sa gobyerno, e-comment ang inyong sagot sa comment section. Para po patuloy kayo maka-access ng latest informations, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.